Yo, guys, check kamusta mga Lodi. So ayan, mag-update tayo ngayong araw, no? So ito, marami tayong global news mga idol at meron din tayong mga balita sa Axie Infinity. Ayan, so unahin na natin to mga idol, no? Bago tayo pumunta sa mga coins natin at sa Axie Infinity, no? Mayroon mga tweets si Gios na interesting. So ito, si Mr. Tweet muna mga idol. Kilala nyo ba si Mr. Tweet? Ayan, meron tayong si Elon Musk. Nag-tweet siya na binago niya yung pangalan niya ng Mr. Tweet. Ayan, Mr. Tweet tweeted that his name is Mr. Tweet na raw, no? So, ayan. So, ayan mga Lodi, meron pa nga na gano'n rito, nag-post siya, no? Mr. Tweet retweeted, no? Si Elon Musk talagang ginagawa niyang entertaining yung Twitter, no? Mga idol, no? So, ayan, syempre, sa kanya naman yan, wala naman tayo magagawa. So, ayan. Tapos, ito mga Lodi, ha? Isa to sa mga nabalita natin yung nakaraan, tas ngayon na parang follow-up lang to, no? Na talaga nga, yung Russia, Brazil, China, India at South Africa may soon consider creating their own currency within the framework of the BRICS. FM Lavrov hints possibility during a visit to Angola, mga idol. Ano ba yung BRICS, mga idol, no? Ito kasi, yung pagka-resunod-sunod nila, binaliktad pa yung Brazil tsaka Russia, eh. That Brazil muna, eh. Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Ayan yung BRICS mga idol, no? So, magkakaroon daw sila ng sariling currency mga idol, no? Na talagang tatangkilikin nila itong mga bansang to, no? Sarili nila mismo. So, kayo mga idol, kung sakaling lumabas man yun, magti-trade ba kayo sa kanila or bibili ba kayo ng currency nila? So, ayan mga idol, ha? Medyo nag-trending kasi to, no? Mga idol. So, ayan. So, solid yung mga reply dito. Ayan. BRICS, no? Iba yung NATO eh, 'di ba? Syempre yung NATO wala yung Russia doon. So ngayon may BRICS naman, samahan naman nila. So ayan, ano to ah? Team battle, no? May team battle mga idol. So ayan. tapos mga Lodi, eto napakagandang balita nito para sa mga Shiba Inu holders mga idol, no? So ayan, no? Nakita nyo naman, Australia's first crypto dinner, no? Fast food drinks, crypto ATM opening soon. So, ito, Shiba yung logo, mga idol, no? So, malaking epekto ba nito ang mangyayari sa Shiba Inu, mga idol? No? Yung mga holders ng Shiba, ang ganda ng logo nila dito, mga idol, oh. So, solid yan, no? So, parang ito is na, parang naisip natin na legit talaga yung Shiba Inu dahil syempre may mga gantong silang project, di ba? So, solid. So, ito naman mga idol, ito kahapon to, tweet ni Gihos. Babasahin ko lang sa inyo, no? Based on my research of other research, sabi niya, Satoshi Nakamoto is like Paul Leroux. Kilala niyo ba si Paul Leroux, mga idol? Ayan. Interestingly, this would mean that Bitcoin was invented in the Philippines, sabi niya. Ano man sabi niyo rito, mga idol? Si Gihos nag-tweet na ito. Si Paul Leroux, mga idol, ito yung drug lord, eh. Napanood nyo ba sa Netflix? Meron na ito sa Netflix eh, mga idol. Si Paul Leroux, meron siyang documentary, no? Sa Netflix. Tignan ko lang ah. Alam ko meron eh. Check lang natin mga idol. Search natin. Kasi alam ko na medyo napanood ko siya eh. Hindi ko lang matandaan. Eh, no? Oh, di ba? The Big Boss. 21st century criminal. Ayan si Paul Leroux. At nag-base yan dito sa Pilipinas, mga idol. Ayan, napanood ko nga ito. Matagal ko na ito napanood eh, alam ko eh. So ayan mga idol, parang ayun, anong masabi nyo dyan mga Lodi, no? Sa sinabi ni Gios, mga idol. Tapos eto mga idol, napansin ko lang, dito sa may marketplace natin sa Axie Infinity, sa marketplace, kumpleto na lahat ng charms, no? Pero yung runes, ang bilis mauubos, mga idol, eh. Kanina, mayroong mga nakadisplay pa dito ng may mga presyo. Ngayon, wala na, mga idol, no? Ang bilis, nagbibilihan sila agad ng mga runes, mga idol, no? So, kung kayo, may mga runes kayo na gustong ibenta dyan, no? Malamang, mabibili agad yan, mga idol, no? So, ang dami kasi kanina dito. Kanina, biglang naubos. Pagtingin ko, pag-refresh ko, wala na agad. Pero sa charms, kumpleto na mga idol, no? Kumpleto na yung mga charms. Ang wala na lang is epic. Ay, epic tuloy, mystic. No? Kung titignan nyo dito sa bird, halimbawa lang sa bird, ha? So, ayan, mystic na lang yung wala sa kanya, pero lahat meron ng on sale. Tapos, beast. O, ayan, no?
Mystic na lang, Mystic na lang iwala kasi syempre nasa Epic era pa lang tayo. So Aqua, ayan ganun din. So ayan mga idol. Kung titingnan niyo halos lahat na ng class, kumpleto na sila. Wala lang silang mga Mystic syempre, no. So ayan, kung magsha-shopping kayo ng runes and charms lang pala kasi yung runes talagang nagkakaubusan. So meron na kayong pwedeng bilhin. So mamaya mag-shopping ako niyan, titingnan ko kung ano yung mga pwedeng ilagay sa aking bag. No, tingnan natin. So ayan, no, yung mga shield ko. Gusto ko yung mga shield, mga lodi, no? Tapos ito, mukhang okay itong secret ko kun. So ayan, mamaya titingnan natin kung ano yung mga mabibili natin, mga idol, no? So, ito yung balita natin sa, ano, no? Pero may chat pa si Gius na, may tweet pa si Gius na isa eh. Yung bago lang. Let's climb. Ito, mga idol, no? Parang may sinabi lang siya rito na total Ronin monthly active address. Itong MAA is monthly active address. No? 169K, no? Ayan. Total monthly active address is 169K, mga lodi. Ayan. So, parang inano niya lang, nireport niya lang, mga idol, no? Sa mga gusto lang makaalam, no? So, ayan. So, syempre, yung run natin, talagang hinahype nila yung run, no? At solid pa rin naman yung run, mga idol. Punta na tayo sa mga coins, ha? Tignan lang natin. Ayan, oh. Nakita nyo naman, 40 pesos na. 40.65 na, mga idol, no? Ayan, may mga magtitipi na ba? O mag-hold pa rin? Ba, umaasa pa rin na mas tataas pa sa 40 pesos? So, SLP natin, 0.16 na, mga lodi. From 0.11 to 0.16, no? Solid ang mga nakabili ng mababa, ha? Hindi yung mga nakahold na ng matagal na. Mga nakabili ng mababa. So, ito. Nag 700 na ang ating IXS pero nung nag-dump siya kahapon, no, ayan, medyo paangat na lang siya ulit ngayon, no? So ayan, kung titingnan nyo kasi yung ating BTC, mga idol, kanina nag-pump siya ng medyo mataas. No, ayan, no, lumampas siya ng 23,000, mga idol. No, kung titingnan nyo ngayon, papunta na naman siya doon. Ito, dito ako nag-trade eh, sa part na to, no? Pero kaya nga, parang wala, hindi ko inabot to yung pagtaas kasi kung inabot ko to, malamang talo ko eh. Kasi sa pagbaba yung ano ko, yung futures ko. Kaya pinrapid ko lang is 400 lang, 476. Buti ka mo, hindi ako nakuha ko na agad to. No, hindi na ako naghangad ng 1,000 kasi iniisip ko 1,000 pa eh. Kaya lang, kinuha ko na agad kasi alis ako kanina, hindi ko mababantayan. So, tinake profit ko na 500 nga to, nahuli lang ako ng pindot eh. So, ayan, 400 yung tinake profit natin kanina sa self-trade. Pero, sa copy trading natin, mas malaki yung pinrapid natin, mga idol, no? Kung titignan nyo. Ito kasing negative 4 na to, matagal na to eh. So ito, yung 4427, no? So ayan na, USD. No, ayan, halos nasa 1,000 din mahigit to, mga idol. So overall siguro, nasa 1,500 din ko lang, mahigit ko mulang yung pinrapid natin ngayong araw sa BitGate, mga idol, no? So ayan, everyday, alam nyo yung pinaprapid natin, everyday nakikita nyo. Kung nagtitrade tayo, pag talo, pinapakita ko sa inyo. Pag panalo naman, minsan, kadalasan kasi may panalo tayo eh. So, ayun yung nireport natin sa inyo, no? Refresh ko lang ha. Kasi $703, refresh na. Ang bilis kasi magbago eh. Tingnan natin ngayon. Oh, 705 na. So, ayan, mga lodi, no? So, sa pagpump yan ng BTC, mga idol, no? So ayan, sa lahat ng gusto mag-BitGet, mga idol, andyan lahat ng link sa baba, pati Telegram, pati tutorial, nandyan na. Once na magamit nyo yung code ko dyan sa link na yan, pwede kayong pumasok sa Telegram, matuturuan kayo doon ng lahat ng katanungan nyo doon is masasagot. Pero dapat gamit nyo yung code ko, mga idol, no? Kasi kung hindi nyo gamit, machi-check yan sa UID, no? Ito yung UID natin, ha? Ihingin kasi doon yung UID nyo, once na hindi nyo ginamit yung code, malalaman. So, pag na ginamit nyo naman yung code, tapos na-verify naman na kay Kuya Jeblo kayo, sabihin nyo lang doon kay Kuya Jeblo, pag-paste nyo ng UID, ayun na, kasama na kayo sa BitGate family namin nila, KGX, mga idol, no? Matuturuan na kayo doon. Mas maganda magsimula kapag may mga matatanungan ka o may magtuturo sa'yo kaysa yung nangangapa ka, di ba? So, ayun lang mga idol, no? Tatanong, ito yung trader ko. Ito pa rin, si Nine, ayan, nagkaroon tayong ito sa kanya. Si Kendrick talaga, nagpanalo sa atin, 22. No, so ayan. Ayun yung ating trade sa. Ito pala may nagti-trade sa atin tatlo. Ayan no, positive na tayo ng $1 dito, tig-isa. No, so siguro pataas yung ano nito, yung trade niya. So pataas kasi kaya positive, no? So
Ayan mga idol, no, ito yung ano natin sa BitGet. Maraming salamat sa mga gumagamit ng code ko dyan, mga idol, no. So ayan, good luck sa pagtitrade. At huwag masyadong greedy mga idol, ha. So ayan, babaan lang ang leverage. So ayan yung report natin sa BitGet natin, no. Tapos, punta na tayo sa ating mayroon kasing mga nagtanong sa akin dito na malapit. Yung huling-huling nagtanong, eh. Medyo ang ganda ng tanong ni idol, eh. Babasahin ko lang, ha. Dahil lang, baka kasi nakaano to, eh. May volume, eh. Keep ko, ha. Ayun, nakamute. O, ayan. Meron dito, ayan. Ang sabi dito ni Sam Mesa, sagutin lang natin. Hoy, Jeblo, may tanong lang ako. Paki-elaborate naman kung paano ang process mo if ever nagpiso ang SHIB tapos million ang profit mo. Di ba? Paano mo itatransfer ganyang kalaking halaga sa bank or any e-wallet outside crypto? Ayan, sabi niya, no? Mayroon iba ginagawa nilang XRP tapos sinisend nila sa coins.ph, ayan, para mababa lang yung gas, etc., yung gas fee, no? O, sayo, ano ba process mo? If ever lang, sabi, doon na tayo papunta, eh. Ah, siyempre, doon na tayo papunta. Pamillionaire na tayo, mga idol. No? That's ng pangarap natin, mga idol. No? Di naman masamang mangarap, di ba? Siyempre, umaasa pa rin tayo dyan. Iwas paldo problema lang, sabi niya. No? Alam ko, may plan ka na sa ganyang sitwasyon. I love you, pre, sabi niya. No? I love you too, idol. No? So, ito, sagot ko sa'yo, mga idol. Ha? Ito, ang nakalagay dito, mga Lodi, ayam. Basahin ko lang sa Binance, ha. Kasi alam niyo naman halos lahat ng asset ko nasa Binance, no? Ito, big news for Binance user in the Philippines, Hong Kong, Ghana, Vietnam, Pakistan and Bangladesh. You can now send crypto directly to your bank and automatically convert it into fiat currency. So ayan mga idol, may sagot na, pero kakabasa ko lang din ito. Kung tutusin yung nabasa ko yung tanong mo, nagtanong din ako sa isip ko. Tapos sakto nabasa ko to. Uy, eto pala yung sagot dun, ha. Solid yung Binance, ha. Binigyan agad ako ng kasagutan, mga idol. So ito, Lodi, di ba? So pwede na natin gamitin to, mga idol, no? Kung pwede na natin idirekta sa banko. Kaya lang, ang pangit lang kasi sa mga ganito, syempre malalaman ng banko o ng gobyerno. Tapos syempre, paano kung million-million na talaga yung pera mo, di ba? Syempre baka yung tax niyan, di ba? So, ang unang plano ko, nung hindi ko pa ito nababasa, mga idol, ang limit kasi ng GCash ko is 500K, tapos 500K din dun sa misis ko. So, every month lang, parang ganun, tapos itatry din namin yung sa coins.ph, tama yung sinabi mo kanina. So, ganun, hahanap lang kami ng way na pwedeng i-withdraw, no? Kasi hindi mo naman talaga ma-withdraw yun ng isang, ano, yun ng isang bagsakan, no? So, ito siguro yung isang paraan, yung pwede kang rumekta sa banko, sabi ng Binance, no? So, ayan, maraming pwede, no? Pero, syempre, matagal pa naman yun, idol, hindi pa natin masyadong iniisip. Pero, syempre, dumadampi na sa utak natin yan. Ito talaga si idol sa mesa, medyo halos pares kami nang iniisip niya ito lagi. So, ayan, idol, ayun ha, sana nakatulong sa yung sagot natin na yun, idol, ha? So, unahin ko muna yung lima dito sa baba. Siyempre, ayun yung priority natin. Kung sino yung first five, sila yung una natin babatiin, no? Si Ralph Gunhuran, Yo-Yo Lodge, Jeb, ano update sa team building event ng Axie? Wala pa rin winner. Wala pa rin ata, mga idol, kasi tinitingnan ko yung sa Axie Infinity, wala pa naman silang ina-announce, no? Antabayanan natin yan, idol, no? Si Andrew Salvelion, shoutout sa'yo. Lodge, okay pa ba ang SHIB? Pa-explain naman, in Tagalog, ano ba ginagawa ng Shiba Inu para magka-value ang SHIB? Si John Palmero, no? So, ayan, idol, no? Yung tulad nga ng nireport ko sa iyo, itong SHIB, di ba? Meron silang mga project na ganito. So, ganyan. So, marami pa. Shibarium, meron pa silang Shiba Eternity sa card game. So, sa ngayon, idol, hindi ko masasagot yung sinasabi mo kung paano tataas yung SHIB, kung paano ano. Siyempre, tuloy-tuloy lang ng adoption yan. Once na maraming mag-adapt ng SHIB, dun siguro tatataas yan, no? At kaya nga gumagawa sila ng mga project para tangkilikin mismo yung coin ng SHIB, na Shiba Inu. Pag nakita na, uy, may project silang ganito, magagamit yung coin dito. So, ayan, magkakaroon ng use yung Shiba Inu, no? So ayan mga Lodi, no, kasi ako hindi naman ako masyadong expert sa mga developing ng mga coins. Tayo is tumitingin lang tayo ng mga magagandang project sa mga coins, no. So ayan, kaya hindi ko kasi sabi na i-explain ko talaga ng sobrang ano, detalyado. Syempre hindi ko naman kaya yun, idol, no. Inaamin ko naman yan, ayoko naman magmagaling, di ba?
Basta yun lang, marami tayong update sa Shiba. Inaabangan yung Shibarium, Shiba Eternity. Yung mga project nga na ganyan, no? At marami pang iba sa Shiba Inu, mga idol, no? Makikita mo naman yan sa white paper at sa roadmap nila. No, ayan. Si Jan Palmero, shoutout sa'yo. Alexander, Lods, ano kaya magandang team ngayon sa Season 2? Hirap kasi. Yung Rage team ko, di ko alam kung ano ang meta ngayon. Alam mo ba, idol, ngayon pa lang din ako magsi-shopping ng mga charms, eh. Susubukan ko pa lang kung ta... Kasi etong team ko, nag-ano lang ako, eh. Kahapon lang ako nagkaroon ng ISLP. Na naka-gain. Ano ba yon? Bore ba yon? Bore? Bore 4. No, tapos kagabi naglaro ako, antok na ako, kaya yan, bumabatuloy ulit yung ano ko. Nag-agay na ako ng SLP, pero yun, na-demote ulit ako. Ano na ba ako ngayon? Check ko lang, ha. Ayan, hair ulit ako. Ayan, hindi naman kasi ako masyado naglalaro, idol, no? Medyo hinihintay ko lang makompleto yung aking mga charms, tapos doon ako magseseryoso, idol, no? Titingin lang. Plano ko talaga sa Mystic Era na ako babanat, eh. Mystic Era na tayo maglalaro talaga, doon na tayo magbabakbakan, eh. So, ayan. Kuya Jeblo, kung sakaling ilabas yung NFT game na Rebel Bots at Monsta Infinite, maglalaro ka rin ba nun? Sa tingin ko, idol, pwede nating subukan, pero hindi ko talaga kakaririn siguro. Depende na lang sa community, no? Ayan, kasi yung Monsta Infinite, syempre alam mo naman, parang ginaya lang nila yung Axie Infinity. Rebel Bots, kung titignan mo yung graphics ng labanan dun sa graphics ng Origin natin, mas solid din naman yung Origin natin. So, depende siguro yan sa kitaan. Alam mo naman, di ba? Huwag na tayong maging hipokrito, no? Ang daming sumali sa Axie Infinity dahil gustong kumita, no? Kung yung Rebel Bots at yung Monsta Infinite is mag-gain tayo ng profit, di ba? Bago man lang sila mawala ulit or bumaba, siyempre, pwede nating samantalahin yun, di ba? Kasi, ganoon naman talaga, eh. Yung iba kasi nagmamalinis pa na hindi daw yung profit yung inano nila sa Axie Infinity. Ako, parehas, eh. No? Siyempre, gusto ko yung profit. Sino ba naman ayaw nun? Tapos gusto ko rin, maganda yung game. So, dalawa yung gusto natin, both. Both yung gusto natin, hindi yung sasabihin natin na gusto ko yung ganito, yung ganyan. Hindi ako dahil sa pera lang. Gusto ko talaga yung game, yung ganyan. So, hindi totoo lang ako, mga idol, no? Parehas kong gusto. Gusto kong gumaganda yung game, gusto ko rin magkapera. Ganun lang naman lahat, eh, di ba? So, ayun lang yung sa akin, ha. Ba't ko ba nasabi yun? Dahil dito pala, bigla na lang ako nagbibitaw ng mga hugot, ha. So, ayan, Keltisai, 6 Man of the Year. So, ayan, Keltisai. Lalaki ka pala, idol, kala ko babae kay Mike Keltisai ka siguro, no? Hula lang. Ayan, pa-shoutout po, Kuya Jeblo. Sa tagal ko nang nanonood sa iyo, ngayon lang ako nag-comment. Salamat sa mga update mo. Regarding sa Axie Idol, saludo ko sa inyo ni Sir KGX sa walang sawang pag-provide ng mga content. Keep up the good work, watching from Sultan Kudarat. Sultan, no? Parang sa Seoul sa Korea, no? Yan, Sultan Kudarat, idol mo, ang malayo yan, ha. No, ano ba masarap na pagkain dyan, Lodi? No, ayan. Shoutout sa iyo, ha, Sam Santarina. No, ayan. Raymond Ray Abela, thank you. Ayan, shoutout din sa iyo. Grabe naman, Ron. Ron, kung nag-SLP lang sana ikaw, punit na naman mga server sa pagdagsa ng mga player. Ayan, sabi ni Axie dyan, HL, no? So, ayan, mga Lodi, no? Ayan. Solid talaga yung Ron ngayon. Talagang tuloy-tuloy, no? Kasi, siguro dahil yan dun sa may ano, yung mapapalitan na yung W ETH natin o yung RAT Ethereum, mapapalitan na siya ng W Ron, di ba? So, Dinabster at si Matt G, shoutout sa inyo. Rob Hall, natawa mi sa mga expert na lasenggo. Ayan. Minsan talaga pag lasenggo ka na, dalawa lang, pili yung magiging topic nyo pag mga lasing na kayo, eh. Yung magiging expert kayo sa religion, okay? Magiging expert kayo sa gobyerno, yung mga ganun. Ayun lang minsan na pag-uusapan, eh. Tsaka yung mga events, eh. Di ba? Ako na nag-TP sa 18 nung Ron, ha, malas. Nung nag-18 pesos, nag-TP ka na, no? Sayang, idol, no? 40 pesos na ngayon. Sayang, wala kasi sa Binance. Congrats na lang sa mga naka-TP. Siyempre, no? Isipin nyo kung nasa Binance pa yan. Baka magpampa yung Ron ng sobra, no? Giancarlo Caicedo,
Si Junel Nael, shoutout. Huwag ka daw magpa-hype ng Ron, baka idol, baka... Ano to? Ron, baka idol, baka magalit sa'yo si After. Bakit naman? Alam nyo kasi, tulad nito, bibigyan ko kayo ng example, sa Ron. So, sige, punta tayo sa Ron. Kasi marami kasing nagsasabi na yung FOMO o yung fear of missing out, mga idol, is a bad thing. It's a bad thing, sabi, no? Pero kung tutuusin, mga idol, hindi naman siya ganun kasama. Mga Lodi, no? Yung pa-FOMO, pag nagpo-FOMO ka, hindi laging masama yon. Halimbawa, mga Lodi, nasa 14 pesos, biglang nag-pump dito. Sabi mo nandito, biglang nag-pump, nag 24 pesos. Diba? So, sasabi, ang balita agad yan, grabe, nag-pump yung RON, no? Ikaw naman, na-FOMO ka, no? Bumili ka ngayon dito kasi, baka tumaas pa yan. So, kung bumili ka rito, nagpa-FOMO ka sa 24 pesos, di panalo ka pa rin, dumoble pa rin yung pera mo, no? Hindi ibig sabihin nagpa-FOMO ka, mali na agad yon, mga idol, no? Kasi maraming nagpapa-FOMO na nagpa-profit pa rin sila. Diba? Kumbaga, humabol sila sa pagtaas. Ganun lang yun, eh. Fear of missing out kasi nga, baka maiwanan ako nun, so ahabol ako. Minsan kasi, kadalasan kasi ang nangyayari, once na naglapag ka na, pagkahabol mo, dun bumabagsak yung coins. Pero hindi naman ganun lagi. Diba? Minsan, kapag kahabol mo, tumataas pa rin. So, nagpa-profit ka pa rin, mga idol, no? So, hindi ganun kasama yung FOMO, mga idol, no? Pag sinabi kasing FOMO, parang ang sama agad, eh. Na, uy, kasi huwag kang magpa-FOMO, ano yan, talo ka dyan. Hindi ganun. Ang FOMO, yung parang ahabol ka lang, eh. Diba? So, ayaw mong maiwanan ka, parang ganun, diba? So, once na nakahabol ka, tas nakahabol ka sa pag-angat, di panalo yung pa-FOMO mo, diba? Nung nagpa-FOMO ka, nag-profit ka. Diba? Hindi ibig sabihin na FOMO is masama agad, mga idol, no? Isipin nyo kung kahit dito ka nga lang sa 26, o nagpa-FOMO ka rito sa 28, o di doble pa rin yung pera mo halos. Diba? Ayun lang sinasabi ko, mga idol. Tsaka yung mga sinasabi ng mga ibang iba na yung sa pag-hype, mga idol. So, kapag nagki-crypto ka, medyo may alam ka na sa crypto, hindi ka naman basta-basta madadaan sa hype, eh. Diba? Hindi ka naman syunga-syunga lang na, uy, bumili ka niya, no? Ang galing, ganda niyan. Pag may nagsabi sa'yo content creator na ganun, maniniwala ka ba agad? Siyempre, mag-jujor ka pa rin o do your own research pa rin, mag-research ka pa rin kasi pera mo yung ilalagay mo. Alam mo naman na pag nilagay mo yun, wala kang ibang sisisihin kundi sarili mo, no? So, minsan kasi parang nagiging overreact lang yung mga ibang tao, no? Parang sa pero wala akong sinasabihan, ha? Marami rin kasi ako napapanood, lalo na yung mga foreign na crypto TA o something, na mga crypto master, no? Yung mga foreigner, no? Yung mga foreign crypto master, minsan nagkokontrahan din sila ng mga ano, eh, ng mga sinasabi. Yung isa maganda, yung isa pangit naman. So, dito sa mundo ng crypto, mga idol, wala kang ibang aasahan kundi sarili mo. Yung sarili mong research, o kung meron ka mang pinagkakatiwalaan na trader o na content creator, yun lang, no? Kasi kahit na yung pinagkakatiwalaan mo, nagkakamali din yan, eh. Hindi naman sila mga talagang solid, eh. No? Dahil sa crypto, wala talagang nakakaalam yan, di ba? So, ayun lang yung sa akin, no? So, yung mga sinasabi na hype, normal lang yan. Kasi nasa crypto tayo, eh. Nasa crypto world tayo, eh. Ginagamit talaga yung pa-hype sa mga coins, no? Hindi lang ngayon nagsimula yan. Simula nung lumabas yung crypto, may mga ganyan na, mga idol, no? So, nasa inyo pa rin kung anong desisyon nyo, kung tataya ba kayo o hindi, no? Ayun lang, comment ko dyan, mga idol. Grabe, sa mga isang tanong, ang haba ng paliwanag ko, no? Ayan, Lods Bitre. Ito, nagkamali talaga ako dito, no? Bitre pala yung nakita ko, mga idol, hindi pala Crow. Ang Crow yung kay Uchiha, kay Itachi nga yun, eh, di ba? So, ayan, nag-reply nga ako dito. Ayan, oo nga, medyo syo nga ako sa part na yun, ha, sabi. Ayan, shoutout kay Cassandra, no? Ayan. Nagpapaniwala ka naman sa outer space at asteroid, load, sabi, no? Di mo pa ba napanood yung video ni Kalaman? Hindi ko napanood, Lods, eh. Debunk na ang moon landing at globe Earth. Take the red pill and go through the rabbit hole, sabi, no? Or if you still want to take the blue pill and live in Wonderland. Sabi ni Dennis Morales, mga idol, no? Ikaw na lang yata na huli sa balita, Lods. Debunk na ang globe Earth. Ayun, inulit mo ulit, ha. Kaya puro pananakot lang ang asteroid na yan. Walang makakapasok at makakalabas sa Earth. Maliban na lang sa mga fallen angels at ang Diyos mismo.
Ano ba to? Seryoso ka ba, idol? Ayan, si Dennis Morales, ha? Kaya wag kayong magpaniwala dyan sa mga astronaut. Astronaut kuno. Ayan. Sabi ni idol, no? So, kayo, eh. Siyempre, may kanya-kanya naman tayong belief, no? Belief. So, ayan. No? Kasi yung iba kasi, kasi tinanong ko yun, eh. Alam niya, ito sabihin ko na naman, ha? Napag-uusapan namin to pag mga lasing ulit kami, no? So, once ba na makakita tayo ng alien, no? Halimbawa, may alien na dumating, no? Tapos sinabi nila na talagang sa ibang planeta sila, something like that, no? Tapos mga, ano sila, high IQ o talaga mga mas lamang sila sa atin, no? Mawawala ba yung paniniwala mo sa kay God, no? Kasi nga, syempre, wala. May, ewan ko lang, ha? Kasi ganun yung pag-uusapan lang namin, eh. So, nagkakaroon ng debate pag nagkakaroon ng ganung usapan pag nakakainom, no? Kayo, mga idol, once na ba makita ba kayo ng alien, maniniwala pa rin kayo sa, ano, sa Bible, something, ano lang, ha, hindi to seryosong, ano, ha, gusto ko lang makuha yung opinion nyo doon, no, kasi madalas namin na pag-uusapan yun, eh. Yan. Thanks, Kuya Jeblo, nakita ko na, kaya pala, every open niya ng trade, may transaction din ako, buti na lang, naka $1 ako for 3 transaction. First copy trading ko pa naman yun at gusto ko pa, isa-isa lang muna para maka-learn naman ako. Tama ba? Binago ko na ngayon. Ngayon ko pa lang. Ano? Ngayon. Ngayon pa lang, Kuya Jeblo. Ah, binago niya pa lang ngayon. Dapat ba pag follow margin lang din ako sa trader ko? Kasi USDT yung margin ko. Ano po ang pros and cons nun? Kuya Jeblo. Pero naka-future settings ako sa leverage into 20 times. Kuya Jeblo, thank you. Tama yan, mababa lang mga nasa 20. No? Minsan niya kapag weekends, idol, ha, minsan papayon lang ito. Pag weekends, medyo lamang yung talo ng ibang trader. Sa experience ko, ha, so mas binababaan ko pa dyan. Minsan 15 lang or 10. Pag weekends, ha. At huwag mo susundin yung margin ng ano mo, ng trader mo, kasi mas malaki yung capital nun kaysa sa'yo. Diba? Basta kung ano lang yung margin mo, yun lang, no? Ganun mo lang siya, tapos babaan mo lang leverage mo. Ngayon, once na maano mo na siya, parang magamay mo na. Once na magamay mo na yan, idol, tapos panoorin mo rin yung mga ibang video ng BitGet, makikita mo kung paano yung ibang diskarte, no? So, ayan. Congrats sa'yo kung nag-profit ka, idol, ha? So, ayan. Sa Axie nga, marami na scam. Sa Globe Earth at Moon Landing pa kaya. Sa Axie, $1 million lang. Sa Globe Earth, Moon Landing, $1 billion ang na-scam ng NASA sa taxpayers' money ng mga Amerikano. Sabi ni Dennis Mura, eto pa rin pala siya yung kanina, no? Mukhang may pinaglalaban si Idol, ha? So, ayan. Ikaw bahala, Idol, no? Sige, sayo ko. Kung ano man yung gusto mo, sayo ko. Sayo. Ano ko sa'yo? Saludo ko sa'yo, Ora. Boto ako sa iyo, idol. Boss Jeblo, salamat ulit sa shoutout. Hey, ikaw din source ko for global news. Wala na tayong manood ng balita sa TV. So ayan, sabi ni Warded.it ang ating news. Ano to? News source natin sa News Axie Infinity. No? Idol, naskam ako na sa DeFi Connect sa Trust Wallet. Nag-0-0 ang DeFi. Kaya nga ito, mga idol, ha. Dito kasi, asan ba to? Meron, saan ko ba nakita yon? Meron kasi dito sa CoinGecko ng mga top ano, eh. Top something. Nakita ko, nagbago na ata. Crypto exchanges. Ito. Ito ata yun. Hindi ko lang. Ito yung mga top crypto exchanges, mga idol, no? Ayan. No? O, andito yung BitGet, top 13. Ayan, no? BitGet, top 13. Binance nga, top 10 lang. So, ito yung mga top, no? Coinbase Exchange, OKX, KuCoin. So, sa mga ganito, mas magandang pumili ng mga papasok ang crypto exchange kaysa dun sa mga hindi naman, ano ba yung sa'yo? DeFi Connect? Meron ba dito nun? KuCoin, Kraken, Bybit, Binance, BitPinex. Hindi yan yun, di ba? So, wala eh, oh. Bitbank, Gemini. Oh, wala, idol eh. So, wala siya. So, mas maganda kung dito ka na sa mga sigurado o sa mga subok na, no? Mas maganda mag-BitGet ka na lang. May copy trade pa.
'Di ba? Tapos pwede ka pa magano, mag futures, hold or something, pa trading. So, 'yun na lang, 'di ba? Ikaw idol, sorry sa nangyari sa iyo idol, no? Malas lang idol, no? Si Emmanuel Lagman. No, at least charge mo na lang 'yan sa experience idol, no? Trump's up, Ruel Botron, si Trump, no, binalik niya yung kanyang FB account at yung kanyang Twitter account. Ay, Instagram account pala. Instagram at Facebook, binalik na yung kay Trump kasi binanian yun ni Mark Zuckerberg. Ang kulit daw kasi, nahangin yung buhok eh. So, ayan. Real talk, mga school lang, mga walang i-exist na hawak. Yung mga puro reklamo, kaya galit pag bumababa, wala kasing pambili ng i-exist. Tapos galit pa rin pag umaangat kasi wala naman silang hold na i-exist. Sensya na ako, Jeb. Pero triggered lang talaga ako sa mga taong ganyan. Wala naman sense mga sinasabi. Di na lang manahimik eh. So ayan, no, minsan kasi sa sama ng loob nila talaga nakakapag-comment sila rin ng masama, no? Sa di mo alam kung naiinggit sila, naiinis sila sa nangyayari. So intindihin na lang natin mga idol. Alam niyo ba? Minsan pag may mga nagta-trash talk sa akin or something na mga nagsasabing scam ganyan. Dali. Ito kasi yung ano eh, ito yung nakikita kong mukha nila eh, oh. Kapag ano, ito yung mga pagsinsabing wala ka namang natutulong sa mga Pilipino, nang i-scam lang kayo. Ito yung naisip kong itsura nila ni nung nagko-comment. Tapos, ito yung mga, imagine nyo na lang cellphone to. Ayan, no? Parang ganyan yung mga galit na galito na nagko-comment to. Ayan yung mga naisip ko eh. Tsaka to, scam yan, Jeblo! Sabi ko. Ayan, mga idol, no? So, ayan, nasa inyo naman, no? Unang-una, wala naman tayong pilitan eh. Diba? Tsaka araw-araw nyo naman nakikita yung ano, nire-report ko sa inyo yung mga nangyayari sa atin, diba? Sarbin Vergara Aqua, yung shoutout sa iyo. Jefferson Manuel, pa-shoutout po. Roy sa Axi, ayan. Saran Pinas na lang ako nagplay to earn. Through RMT 40 to 42 pesos 1M gold in game. So ayan, no, may mga nag-run online talaga, no? Tama ba? Run Pinas pala. Oh, ayan. 'Di ba? Dati naglaro ako niya kaya lang mas gusto ko yung RF eh. No? So yun, mas solid kasi yung graphics nun, Lods, no? Pero, solid pa rin yan, ang daming community niyan, mga idol, no? Sabi ni Jefferson Manuel, Barnworks, new subscriber po, Lodi, sana mag-bull this year, idol. Sigurado marami magkakaroon ng mga Pinoy at dadami maging businessman at woman. Tatayo ako, store crypto, yung pangbayad, ayan, no? Kaya lang, paano pag nag-bear market, nako, malulugo yung store crypto mo niyan, no? Alam mo naman, nagbe-bear tsaka nagbubul, di ba? ako nga inisip ko eh, no, kung nag-bull market, tapos umabot yung pera natin na kaya nating mag-invest ng Jollibee, sa Jollibee, doon na lang eh, para tuloy-tuloy eh, di ba? Nakakrap ng scotch tape, yung scholar ko, baka mabenta namin ng 5,000 pesos, hati-hati kami. Yung nag-number one ngayon sa leaderboard, gumamit ng scotch tape, yung AOE team niya. Yeah, baby, sabi ni Armedos One, no? Ayan, sa scotch tape. Check ko lang ha, kung magkano yung scotch tape ngayon, ha? Di ba ano yun? Neutral? Ayan, 32 USD, idol, no? Ito yung pinakamura ng scotch tape, ha? 32 USD, o 39 na dito pala. Ayan, 39 pala, oh. 39 USD, idol. No, magkano ba yung 39 USD? Natin, ha? 39 times 54.50 na lang kasi ngayon, eh. O, 60 natin. Times 65. 2,000, idol. Ayan. Yung sa scotch tape, ha? Pero, syempre, once na maubos yan, tapos kunyari isang scotch tape na lang yung natitira dyan, baka pwede mo nang mahalan. Di ba? Ganun. Depende sa dami, eh. Sa dami, eh. Diba? Pag in demand pa rin siya sa mga pagtagal ng kunyari umabot na sa Mystic era, 'di ba? Marami nang nangangailangan ng scotch tape. So 'yun, doon mo tiyempuhan. Ayan. Kung maganda announcement ni Jerome Powell on February 1 looking for $19 AXS or more, sabi no. Tsaka agree sa pag-TP sa RON kasi mukhang overbought na yung coin. Walang paawat yung pagtaas. And if ganito sooner or later, magpipace na yung coin for market correction.
wherein bababa siya or kakalma yung galaw bago uli magkaroon ng price movement. Tama yung sinasabi ni Idol, ha? Anyway, baka yung ibenta ko na lang yung last wish. Scotch tape din, no? Bird's Energy Drink tsaka Mask of Frenzy. Ang bababa kasi ng price ng iba, lugi. Yung scotch tape na benta na pala, Lods. Ayan, kasi walang nag-dibs sa last comment. Bili na. Kuya Jeblo, oh, budol na kita, sabi ni Idol, no? Sige, mamaya titingnan natin, mga Idol. Dapat din, sabi ko sa'yo, ilagay mo yung ano, yung number, eh. Di ba may mga number yan? Asa na ba yun? Kanyari, ito. Ay, ito, oh. Di ba ito yan, yung number? Ito yung ano niya, yung, kumbaga yung link, no? Para mismong dun siya. Tama ba? Tama ba ako, Idol? Hindi ko ma-ano, eh. Kasi sa Axie, di ba ganun? Meron bang mismong specific na yung binibenta mo is ayun yung makiklik ko? Pwede ba yon, mga Idol? Comment nyo nga. Medyo inosente ako dun, ha. So ito, Batopic Gaming, Lods, paano malaman kung kaninong referral ako? Tinignan ko na yan, Idol, kanina. So wala, hindi ka sa akin. Chine ko siya kanina, inanap kita, wala. Hindi ka sa akin, Idol. Pero okay lang naman, Idol, no? Kung gusto mo, ulitin mo na lang. Lipat mo na lang yung asset mo dun sa bago. Ganun, no? Pero wala ka sa akin, Lods, na tinanap ko kanina. Good morning, Boss Jeb. Mabuhay kayo. Ito yung hinanap ko kahapon. Wala tayong nakita, eh. Tignan natin to sa coins. Sa coins. Wait lang. Ayan. Ito ba yon? Wala pa, eh. Wala pa siyang coins, Idol. Tsaka mukhang mali ata yung type ko. Ayan, no? Binance. Nasa Binance. Ito ba yun? Wala pa, Lods, eh. Oh. Wala. So, ayun. Wala pa. Baka bago lang yan, no? Shoutout sa'yo, Idol, ha? Only TV. Si He. Ayan. Nasa ibang universe ata yung para sa akin, sabi ni Idol. Idol, salamat sa lahat ng sagot mo sa mga tanong namin. Sana wag ka magsawang suporta sa amin. Idol, meron akong 10K. Na pwedeng pangpuhunan sa crypto. Ano mapapayo mo? Or saan ko pwedeng i-invest? Or ipasok ko ba sa copy trade? Ano kaya ang mas profitable or mag-hold na lang ng mga coins? And anong coins? Anong mga coins kaya ang sa tingin mo, Idol? TY ulit, more power sa'yo, Kuya Jeblo. Ito, Idol, hindi kita pwedeng sabihan sa ano. Hindi kita pwedeng sabihan ng gagawin mo dyan, eh. Pero kung magre-research ka, Idol, kung papayuhan kita, kung risker ka, risk taker ka, pwede mong gamitin to pang trade kahit yung kalahati, no? Pero kung ako tatanungin mo kung 10k yung asset mo, mag-hold ka na lang ng mga coins na sa tingin mo is okay, no? Dito kasi kahit sa top 10 lang, eh. Ito sa top 10, no? Kasi minsan, mga Lodi, pag kinlik mo yung Bitcoin, halimbawa lang, ha. Pag nasa top 100, nyari, kinlik mo yung Bitcoin, makikita mo rito kung ilan yung baba niya, 63%, no? So, 63% siya. Ako kasi, minsan, kapag tumitingin ako dyan, mas pinipili ko yung mas mababa, no? Halimbawa, itong, pwede natin Polkadot. O yan, nakita mo dito, 87% yung binaba niya, pero anong top ba siya? Top 14 siya. So, pwede kang maglagay dito. 'Di ba kasi once na maabot niya yung 100 niya, mas malaki yung balik sa iyo kaysa dun sa top ay sa negative 60, 'di ba? Parang ganoon, no? Ayokong sabihin na pumasok ka sa mga ibang coins, Idol, eh. Hindi kita kasi mamaya hindi naman umangat 'yun, eh. O kaya ano, masisipa ako, 'di ba? Mas maganda kung mag-research ka nang sa iyo, Idol, no? Tulad nito nga yung Aptos nga, eh. Meron ako noon nakaraan, ang dami, kaya lang hindi ako nakapaghintay, binenta ko. Pero kung titignan niyo ngayon yung Aptos, mga Idol, oh, nasa 1,000 na. Tapos, in 30 days, 400% na yung tinaas niya. Isipin nyo, dati ako meron yan, pero wala na ako ngayon. So, ibig sabihin, mali yung naging decision ko. Diba? So, ngayon, ang iniintay ko na lang, inaasahan ko, yung mga coins na hawak ko, parang talagang doon na lang ako iniintay ko na lang yung time to shine nila. Diba? Kasi, sayang, sabi ko, iniwan ko yung Aptos, oh. Hindi ako nagtiwala sa coins na to. So, sana, laki na ng profit ko ngayon. So, yun, medyo ayoko rin magbigay ng mga coins. Diba? Pero kung like ka nanonood sa akin, alam mo naman yung mga coins na hawak ko. Pero hindi ibig sabihin na bibilin mo rin yun. Diba? Mas maganda kung mag-research ka. Kasi dito, once na mag-search ka lang dito, eh.
Ayan. Ayan, top coin to buy. Pag tinignan mo yung sa YouTube mga idol, ayan, no, 11 hours, meron din ng top 3 crypto to buy in January 23. So marami silang mga paliwanag dyan, no, explanation kung bakit mas magandang bilhin yung ganun, no, o mas okay yun. So doon, pwede ka dyan bumase, pero mas maganda na sa huli pa rin yung decision is sa'yo. Decision mo pa rin yung masusunod. Mararamdaman mo naman kung ano yung coins na sa tingin mo is okay eh. Di ba? So ayun. Ayun lang yung ano natin ngayon mga idol, no? Ayun yung update natin ngayon. Sana nag-enjoy kayo, no? Lalo na sa mga balita natin tungkol sa mga coins at sa mga magsha-shopping dyan ng charms, no? Ayan, balikan ko lang ng onte. Ayan, no? Tapos si Mr. Tweet. So ayan. So overall mga idol, profit tayo ngayon ng umigit ko mulang 1,500 sa BitGet, no? So sa lahat ng gusto mag-BitGet, ulitin ko rin dyan lang sa baba. So ayun mga Lodi, kita-kits tayo bukas sa susunod na update natin ng video, sa susunod na video natin. Maraming salamat sa inyo, sa mga nanood, at magandang araw sa inyo, mga kapatid. What's up, what's up?